What's up again guys? So nandito na naman tayo sa panibago nating episode. Today ay mag-unbox tayo ng V8 sound card at itong condenser microphone. So let's start! Okay, so tabi muna natin to. Unahin natin yung V8 sound card. At ito nga pala ay binili ko sa isang kaibigan na seller. So, kasosyo. Kasosyo ko siya sa pagre-resell, pagbebenta. So, ayun. So, so, simulan na natin ang pag-unbox. Hindi ka na dito, Brad. Lumapit ka na. Nakita ko dito, ito, 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 ito. So, pag-open ng box, wala siyang bubble wrap. At ang nakalagay sa kanya dito ay meron siyang tawag ba dito? USB port charger na micro USB. And then meron siyang USB port din ng 3.5mm jack. And then another 3.5mm jack. So, dalawa siya. At, yung ating main event. So, ito ang sound card, no? Nakabalot pa. Charan! Ito ay ang live sound card V8. Ito yung kanyang power BT. Ano yung BT? BTS. Uy, napipindot. At ito naman ay ang ano to, nakalagay echo microphone at ang kanyang iba't ibang buttons. So sa likod meron tayong live 1. Kita ba? Tutok mo ng maayos, nilapit mo pa, yan live 1, live 2 accompany installment charging earphone speaker headset, condenser mic, at ang kanyang dynamic mic. So, malalaman din natin yan. So, sa kabilang gilid, wala na. Yung magkabilang gilid niya ay merong screw. By star screw. At sa ilalim, wala nang ibang nakalagay doon. So, nakaumbok para yan sa pag nilagay mo, wala lang. Nilagay mo na sa show. Mamaya, check natin yan kung gumagana. So, dito tayo sa ating pangalawa agad. Ang condenser mic. Tayo mo. Yan. Simulan na natin ang pag-unbox. Dahan-dahan. Napakalaki. Ano ba ito? Uy! Nalang! Pwede naman magsalita. Mimi lang. Open pa ko. Yun.
professional condenser microphone with patented audio, tama ba? Patented audio reference company for crystal clear sound. So asahan ninyo na napakalinaw talaga ng kanyang sound. Legendary vocal condenser microphone. So talo niya pa yung epic, no, kasi legendary na siya. Anyways, buksan na natin. Baliktad. Charan. So, pagka-open pa lang natin, gustuhan ko yung packaging niya. Kahit wala pa rin siyang bubble wrapper. So, makikita agad natin itong tawag nito ay filter. Check natin. Yan yung filter, no? So, pakikuha sa akin, no? Sama mo yung mukha ko. Yan, ito siya, no? So, kapag magluluto kayo ng kanton at ididrain nyo, pwede nyo isala dyan, no? Joke lang, baka gawin ninyo. Yan, no? Tabi muna natin to dito sa side. And then, sige, ano mo, ilayo mo. Yung isama mo ko. Malaki naman yung item eh. Pabalik ka na. So, buksan na natin, no? Habang yung cameraman ko ay ako ang nagde-direct mismo habang nagsushoot. No, buksan na natin. So, narito yung kanyang manual na in-check. Kailangan pa upang pag-aralan ang Mandarin para mabasa mo to. So, pagbukas mo ay makikita mo agad ang kanyang ano bang tawag nito? Connector, jack. Bahala na, ewan ko anong tawag dyan. So, tabi muna natin yan. The next one is ang kanyang holder. So, mamaya isa-isahin natin yung buksan. No? At ang kanyang may ano? Alam mo yung pag pumasok ka sa mall, tapos pumunta ka dun sa mga hardware, parang ganun. Basta ganun, mga lata ng pintura, ganun yung amoy niya. Di ako adik ha. Tabi muna natin yan. The next one is, ito sa tingin ko ay ito yung pangsambot ng mic. No? So, mamaya bubuksan natin yan. At next one, itong mas malaki sa kanya, no? So, ito yung kanyang tangkay, no? Yung tagahawa. Sabi ulit natin. At ang kanyang holder. Holder again for the microphone. Tapag natin yan. At the last one is ang condenser mic DM800. Tingnan nyo po. So, mamaya natin bubuksan to. Check natin kung may check natin kung may laman pa yung box. So wala na, no? Kitang-kita niyo naman, walang laman, di ba? Ibabalik ko. Sasarado ko at may laman na siya. So ayan oh, yung cameraman ko. Pwede na ba kayo buksan? Kita niyo naman, walang laman, di ba? So ala una, alas dos, alas tres. Charan. So yun na. So ulit yung filter. Isa-isahin na natin buhuhin, no? Kunin natin yung condenser mic. Lagay na natin ang kanyang boom! Excited na akong gamitin to. And then, the next one is, sa tingin ko, ay ito. Paano siya gamitin? Yun! Hindi naman pala eh. Yun ulit. Pasok pa. Yan!
Then sa tingin ko ang next ay ito yata. Ah, then ito. Ito. Yan ang hirap, no? Kadalasan sa mga binibili natin online, yung mga ganitong mga product or item, no? Minsan, walang manual, user's manual. O kung may manual man, i-check naman yung nakasulat, no? O hindi naman tayo i-check para mabasa yun. Excited na, oh. Kahit inaantok na yung kasama ko, excited nang gamitin. Kala mo papahiraman kita, hindi. Kabit na natin to. Isap natin to. Yan. Sana tama itong pagkakakabit ko. Sagad natin sa dulo. Yan, okay na ba siya? And then, the next one is, sa tingin ko ay, ito na. Para saan to? Ah, dito. Okay. Bakit di siya, ano? Sakit bitin. Kunin muna natin lahat, no? Uy! Uy! Tripod. So, eto yata, no? Alright, parang dito siya nakalagay. Dirinig niyo ba yun? Sapa. Huwag ka manood dito sa akin, cameraman. Tumingin ka lang dyan, focus ka lang sa camera. Ito magalala, makakagamit ka rin ito. Dari ang katabi mo, hindi. Hello, Marches. You're now listening to Ants TV. Wala pa, joke lang yun. At pagkatapos, ganun. Lala, ano to? Ako. Wala na, hindi ko na alam paano ibalik. Kakabit. Tingin ko, dito dapat siya. Tama ba itong ginagawa ko? Thank you.
Bakit ganun? Tama ba to? O mali? Tama yun. To comment down below na kung tama yung ginagawa ko. Tapos tabingin na naman yung nagka-camera. Malay na. Parang hindi siya ganun ito eh. Tingnan nga natin sa mic. Tapingin nga ako. Iko. Yung ano yung manual. Yung manual. Ganyan ito. Sayang exposure. No, me? Saan nakalagay? Yung isa pa, yung isa. Yung box. Exposure yan, sayang. Wala nakalagay din kung paano. Ano? Palit. Ikaw naman mag-video. Pwede post? Oo. Oh. Post pa. Post mo muna. Ah, okay. So mali nga. Tanggalin ko muna to. Wala. Karugtong to ah. Sasabihin mo pa kung karugtong o hindi.